isang araw bago ang unang game ng Mansale Black Knights sa team ng Bungabong Hustlers kinahapunan, sa Mansale Sports Complex ay makikita nga ang mga players ng team na kasalukuyang nakapila ng pahalang. Makikita nga rin sa harapan ng mga ito ang isang lalaki na maputi na ang buhok na nakatayo ng madikas. Nakasuot nga ito ng black polo shirt at isang jogging pants. May silbato nga rin nakasabit sa leg nito. Seryoso nga nitong pinagmamasdan ang bawat manlalaro ng Mansalay. Nang maging si Isaiah Cervantes nga ang coach ng mga ito, ay ngayon lang ang unang pagkakataon na nakasama ito sa practice. Makikita nga rin sa hindi kalayuan si Consel Salome, nakasama ang principal ng Balugo NHS na si Sir Francisco. Pinagmamasdan nila si Isaiah Cervantes na inoobserbahan ng kanyang mga players. Hindi pa rin ako makapaniwala na magiging coach ng Mansalay si Golden Boy. Makalipas ang ilang dekada, bumalik siya muli sa mundo ng basketball. Sabi na nga lang ni Sir Francisco, halos lahat yata ng mga nasa edad 50 pataas na mahilig sa basketball ay kilala siya. Marami nga sa aking tumatawag para i-confirm kung si Golden Boy nga raw ang magiging coach ng team. At nang sabihin kong oo, ay talagang excited na silang makita ito. Sino ba namang mag-aakala na babalik ito? Pero nakakahinayang lang na bumalik siya kung kailan hindi na siya makakapaglaro. Kung naabutan lang ng mga kabataan ngayon ang prime days ni Golden Boy, baka lahat sila ay ang taong ito ang maging inspirasyon sa paglalaro. Nasabi na nga lang ni Consihal Isaac, napakuyong pa nga ito ng kamao. Iyon daw kasi ang panahong ang basketball ng Ormin ay nasa peak. Si Golden Boy, si Little Giant at ang kanilang gobernador na binansagang Mr. Accurate. Ang tatlong ito ang big three noon ng Ormin na pinataob ang lahat ng team sa Regional League. Ang mga panahong ang Calabarzon at Mimaropa ay iisa pa. Ang ligang iyon na palaging pinag-aharian ng Batangas, Rizal at Cavite. Ginawa lang namang pataubin ito ng mga mangyan at kuhanin ang kampyonato sa Batangas sa unang taon na mapasama sa Ormin ang bagong Big Three. Cervantes, Magbuo, Dolor. Ang clutch playmaker na si Golden Boy, si Dolor na isang mid-range killer at tumitira bigla kahit saan, at ang pinakamaliit na sentro na hinahalimaw ang ilalim gamit ang kanyang malakas na rebounding, depensa at malupit na scoring. Napangiti na nga lang ang dalawang matanda habang inaalala ang panahong para sa kanila ay peak years ng basketball sa probinsya. Nang sandali ring iyon ay biglang naalala ni Consel Salome ang sinabi naman sa kanya ni Andrea noong unang nagpunta ito sa bahay nila, ang anak ni Isaiah. Napatingin nga rin siya kay Ricky Mendez. Hindi na tayo nakakakita ng ganoong klaseng mga players dito sa probinsya. Iyong may karisma, iyong player na kayang palakasin ang loob ng lahat, iyong may will na magkampyon. Sambit ni Sir Francisco na napatingin kay Carlo Tuason. Nakita niya ito noon kay Carlo. Kaso kung hindi raw lumaki ang ulo nito noon at naging matigas ang bungo, ay baka raw narating nito ang pinakatuktok ng potensyal nito. Hindi na nga talaga may ibalik ang nakaraan. Sa oras na mabuo na muli ang Oriental Mindoro team, palagay mo ba ay babalik tayo sa panahong iyon? Gusto kong bago ako lumisan sa mundo ay masaksihan ko iyon. Napangiting wika na nga lang ng konsehal nang makita niyang si Isaiah ay isa-isang tinitingnan ang tiyan ng bawat players. Pareho tayo nang inaiisip. Pero sa taon na ito, may dalawang players na akong nakitang may kakaibang karismang hatid sa mga manonood. Wika nga ni Sir Francisco na nagpangiti sa kanyang katabi. Pareho ba tayo nang iniisip, Albert? Sambit nga ni konsehal. Pareho nga nilang iniisip ang isang player mula sa Nauhan at ang isa ay mula rito sa Mansalay Black Knights, si Mendez at Romero. Sabi nga ni Sir Francisco na ikinangiti naman ni Consel Salome. Nabalita ko nga rin si Isaiah Cervantes ang magiging coach ng Team Ormin. Sa darating na Abril din natin malalaman kung magkiklik ang bubuoing team sa gaganaping Mimaropa League sa Palawan. Sa mga ganyang balita ako nakakaramdam ng kagalakan.
iyong pagiging basketballista natin noon ay parang nabubuhay. Nakakatuwa na kahit ilang dekada na lumipas ay may mga basketballista sa Orme na lumilitaw para magdala ng apoy na sinimula noon ni Golden Boy. Sabi nga ni Konsehal. At sana sa pagkakataong ito ay maging matagumpay na. Mabuti na lang at si Jerry Dolor ang naging gobernador. Siya ang nagpasimula ng Provincial League at mukhang ito ang kanyang main reason. Ang gawing starting point ito para salain ang mga sasali sa Ormin team. Dagdag pa nga ng konsehal at makikita nga sa mga mata ng dalawa ang pagliliyab na nagtatagong apoy. May pag-asa pa raw ang probinsya na makilala sa mundo ng basketball sa bansa. Kinabukasan, araw ng Miyerkules, kinahapunan ay makikita nga ang pagkapuno ng Mansalay Sports Complex. Ngayon na nga gaganapin ang ikawalong laban ng Black Knights. Dumating na nga rin ang kanilang mga kalaban na Bungabong Hustlers na wala pa kahit isang panalo. Kung iisipin na isang easy win ito para kina Ricky, kaso sinabi sa kanila ng bago nilang coach na anuman daw ang maging rank ng kalaban ay isipin daw nila palagi na ang pinakamagaling na team ang kanilang lalabanan. Kapag daw nakakita ng tamad na gumagalaw na player sa loob ng court si Isaiah, ay hindi raw niya ito paglalaruin sa sunod na game kahit isang segundo. Kahit daw ang mga starters ay pwede rin daw tamaan ang punishment na ito. Kung kaya, ang naging resulta ng unang laro nila ng taon ay isang 40-point win laban sa dumayong Bungabong. Hindi nga kinaya ni Luke David ang pagsalanta sa kanila ng number 1 team na parang naging mas lalong mapanganib. Isinama nga rin ni Coach Cervantes ang mga players na hindi madalas magamit ng kanyang anak sa game. Kung gusto ninyong maging magaling, huwag kayong umasa sa mga star players ninyo. Lumikha kayo ng sariling imahe sa loob ng court. Ayaw ko nang walang kwenta sa team kaya umayos kayo. 122-82 ang score sa pagtunog ng final buzzer. Ang buong venue nga ay hindi man lang nakaranas na mapatahimik sa buong laro dahil parang mas naging solido raw ang laro ng Black Knights dahil sa bago nilang coach. Ang mga kabataang manonood nga ay walang kaalam-alam na ang coach ngayon ng kanilang municipal team ay isang alamat ng probinsya pagdating sa paglalaro ng basketball. Si Luke David ay nakakuha ng 38 points at 10 rebounds sa labang ito. Pero hindi ito sapat para matalo ang Mansalay, lalo na't si Ricky Mendez ay nakapagtala ng 30 points, 21 assists at 10 steals. Mula naman kay Gerald Valdez ang 20 points at 5 rebounds, kay Carlo Tuaso naman ay 22 points at ang ambag naman ni Marlon Magbuo ay 25 points, 20 rebounds at 5 blocks. Isang triple-double stats ang nagawa ni Mendez at mabilis itong kumalat sa buong probinsya. Pero ng araw na iyon ay may isang matinding game din ang kasalukuyang nagaganap sa bayan ng Puerto Galera na marami rin ang nanonood sa mga bahay nila. Ito nga ay ang laban ng Puerto Galera Sea Lions at ng Nauhan Exterminators. Sa huling segundo ng fourth quarter ay isang buzzer beater three nga ang nagawang mapagtagumpayan ni Henrik Ramirez para itabla ang score sa 95. Tagumpay ang ginawang comeback ng defending champion mula sa 15 points na kalamangang nagawa ng Nauhan noong simula ng huling quarter. Makikita nga rin ang seryosong tinginan ni Namake Romero at Henrik Ramirez matapos ang regulation. Si Ramirez ay may 30 points, 14 assists at 8 rebounds ng sandaling iyon habang si Romero naman ay mayroong 48 points at 7 rebounds. Umabot sa overtime ang labang iyon na lalong nagpasiklab sa damdamin ng mga manonood. Lalo na nga nang sa simulang minuto ng overtime ay isang 6-0 run agad ang ginawa ng defending champion. Inakala nga ng Puerto Galera ay sila na ang panalo. Kaso sa pagtatapos ng unang overtime at lamang sila ng tatlo ay si Maki Romero naman ang gumawa ng isang kagilagilalas na play. Ito ay nang makagawa siya ng isang step back 3-pointer laban sa defender niyang si Henrik Ramirez. Sa pagpasok ng bola
ay siya ring pagtahimik ng crowd. Pawisang pawisan na nga ang dalawang ace players habang pinagmamasdan ang isa't isa matapos iyon. Tay na tayo. Sambit nga ni Maki Romero na nakaramdam ng tuwa sa pinapakita ni Ramirez ngayon. Pakiramdam niya ay nagpapalakas ito lalo dahil parang kagaya na rin daw niya itong maglaro. Walang iniisip na kung ano, na tangi ang manalo lang ang pinakang focus. Sa sunod na overtime, tatapusin na namin ang labang ito. Sabi naman ni Henrik na makikita ang labis na paghabol ng hininga. Ito nga raw ang unang laro niya na may pinakamatagal matapos. Ngumiti naman si Maki at wala nang iba pang sinabi. Bumalik na lang siya sa bench para makapagpahinga raw ng ilang minuto dahil ang laban nila ay hindi pa tapos. Ang ikalawang overtime ng larong iyon ay nagsimula na at mararamdaman nga ang tila naglalabang aura mula sa dalawang manlalarong sina Maki Romero at Henrik Ramirez nang sila ay magkaharap na naman sa loob ng court. Kasabay nga ng malakas na cheer ay ang pagtabo na nga ng referee sa bola para sa jump ball. Sabay na tumalon ang kapwa pagod na ring sina Nerio at Salonga na kapwa isang foul na lang at matatanggal na sa laro. Ang sentro nga ng Puerto Galera ang nagwagi at sa pagkakuha ni Ramirez sa bola ay agad naman niya itong ibinato sa kanyang kakamping si Carlo. Sa pagtakbo niya ay siya ring pagsabay ni Maki para siya ay sabayan. Sa larong ito mo makikita, Maki, kung ano ang kaibahan ng malakas na team sa malakas na player. Sabi nga ni Henrik na ikinangiti naman ni Maki, "Sige, pero huwag mong kakalimutan na tinalo namin ang kalaban sa ganitong klaseng playing style." Sabi naman ni Maki na sinusubukang agawan ng pwesto si Henrik. Maka nakakalimutan mo, tinalo kayo ng mansalay. Na tinalo kayo, sabi naman ni Maki, at doon na nga lalo nanggit-gita ng dalawa. Ang larong ito ang sinasabing magiging game of the year. At sa larong ito rin makikita kung sino na nga ba ang magiging number one player sa ranking. Si Maki Romero ba? O si Henrik Ramirez? O baka naman ang player ng isang team na pareho silang tinalo? Tug, tug, tug. Tug, 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 tug.